Hello, kay Bunatics. Kamusta? Kamusta kayo? Kamusta yung breeding ninyo? Okay, sa anong to? Sa pagkakataong ito, atin naman pag-usapan yung mga pag-a-ID ng ibon. Diba? Ito, karaniwang ano, problema ng mga baguhan. Sila'y nahihirapan kung ano nga bang mutation, ano bang ID ng ibon nila. Kasi marami tayong nakikita sa mga FB groups na ano, na nagpo-post sila. Sir, pa-ID. Sir, ano po bang ID nito? Ganyan, ganyan. So, imbis na umasa ka sa ganun, pamamaraan, bakit hindi mo aralin? Hindi natin ituro kung paano yung pag-a-ID. Para lahat tayo marunong. Hindi tayo, ano, umaasa na lang dun sa turo ng iba. Hindi natin alam, minsan mali pala yun. So, hindi naman nila lahat. So, syempre, minsan din naman, nagkakamali din naman tayo. So, mahalaga sa pagkakamali ay nitutuwid. At kung nagkamali ka, handa ka namang magpatuwid. Yun ang mahalaga. So, dito, pag-aaralan natin isa-isa. O ano ba yung mga common na identification na nakikita natin sa mga pet shop, sa mga aviary, o sa mga kaibigan natin na maaaring dinonate yung mga ibon na to, or maaaring pinaraffle na napanalunan natin, or maaaring naligaw lang sa ating ibonan, or sumulpot na lang sa ating breederan. Ibig sabihin, sumulpot yung mga kakaibang kulay na lumabas mula dun sa mga breeders mo, sa mga itlog nila, nung napisa, yung mga ganun. So, siyempre, kung bago tayo sa mga ganung kulay or ganung combination, siyempre, malilito tayo. Kaya no choice tayo minsan kundi magtanong sa mga matatagal na nagbe-breed. Pero sa video ito, ay ating pag-aaralan o tuturo yung mga basic lamang. Para sa, kasi saan ba nagsisimula ang lahat? Sa basic. So, sa pamamagitan nito, malalaman mo pa paano mag-ID. Mga simpleng mutation na common na halos lahat ng mga baguhan ay dapat nyo matutunan. So, ngayon, mag-tune muna tayong pansin sa African Lovebirds. So, sa African Lovebirds, isang mahalagang kaalaman na bago ka pumasok sa larangan ng pag-ibon, kailangan malaman mo muna ang ano ba ang tawag sa ibon na meron ka. Ano ba ang ID nito tinatawag? Kasi maraming mga baguhan ang walang alam sa ID. So ako mismo, nung ako'y baguhan pa lamang, hindi ko alam kung anong ID yung ibon. Kasi natuwa lang ako na yun lang ang alaga ko. Kumbaga, wala akong alam kung ano bang tawag sa kanya. Hindi ko pa alam yung mga katawagang feature, yung mga katawagang personata, yung mga katawagang Alps 1 or Alps 2. So ngayon, topic natin ito ay, o sa video natin ito, ay bibigyan natin ng diin o pansin yung mga tamang pag-a-ID ng ating alagang African Lovebird. So, sa pag-a-ID ng African Lovebird, kailangan alam mo muna yung mga basic colors like white, blue, black, red. So, meron mga red din African Lovebirds pero rare. And green. Mga basic color yan. Ngayon, nakapaloob yung mga basic color na yan sa African Lovebirds. So, unang-una sa listahan natin, yung green. So, siyempre, meron tayo ditong green. Ito yung green. Sorry, ito yung green.
green African lovebird. So, ang ID nito ay Green Fisher. Bakit tinawag siyang Fisher? Kaya tinawag siyang Fisher kasi yung kanyang itim sa ulo ay nandito lang sa bumbunan. At tinawag siyang green dahil ang kulay niya ay green. Siyempre green. So kung anong nakikita niyo, green. Dito sa kanyang ano, sa kanyang tiyan hanggang buntot, kulay green. Tapos yung kanyang likuran, sorry, kanyang likuran ay kulay green. Tapos yung pakpak niya ay yung tip, kulay black. Tapos ang kanyang buntot, green siyempre. So yun ang basic ng pag-ID sa isang African lovebird. Tinawag siyang Alps 2. Bakit? Kasi yung kanyang ano, mata, merong ring na eye ring na tinatawag. Kaya Alps 2. Compare naman sa Alps 1, hindi siya ganito na may eye ring sa mata. So walang eye ring yung Alps 1. So ito ay Alps 2 dahil meron siyang eye ring. Yan. Green Fisher. Ano po bang katangian ng isang Green Fisher? Sa normal ID, pag-ID. Katangian ng Green Fisher ay red beak. So, wala pa akong nakita na ano, Green Fisher na white beak. So, usually yan, red beak. Tapos, yung kanyang mukha, pag sinabing Fisher, mukha niya malinis na orange. Pag green ha, sa green. So, marami din namang Fisher na merong white face, merong yellow face. So, meron din ganon na kulay sa Alps 1. So, nasa kategorya sila ng Alps 1. So, ito naman, nasa kategorya ng Alps 2. Kasi, kaya tinawag ng Alps 2 kasi eye ring siya. Meron siyang eye ring sa kanyang paligid ng kanyang mata. Ayan. So, nalaman ninyo ang unang basic na baitang ng pag-ID ng ibon. Ikalawa, punta naman tayo dun sa tinatawag nilang higher level ng pag-ID ng ibon. So, sa higher level, hindi naman kinakailangan ano eh. Ikaw ay expert. Ikaw ay may malaking aviary. Ikaw ay doktor. O ikaw ay isang tinatawag na ano, master sa genetics. So, kahit isang baguhan ka lamang, ay maaari kang ano, matuto o masasabi o magturo sa iba sa mga basic na malalaman mo. For example, dun na tayo sa higher level. So, sa higher level, kailangan alamin muna natin ang mga magulang o yung parents. You should know the parents of the bird. Doon sa pag ano, sa pag ID ng mga higher level, tatanungin muna natin unang-una yung parents. Ano po ba ang magulang nitong ano, nitong African lovebird na binibenta sa inyo o binigay sa inyo, naregalo sa inyo o napalalunan ninyo? So yun ang unang-unang ano, unang-unang dapat mong malaman, yung magulang. Kung ano yung parents niya, kung ano yung mutation niya, exact mutation niya, nandoon. So, iba pa rin yung may DNA. So, pag wala namang DNA, dito na nagkakatalo. So, maraming mga bagong mag-ibon ang ano, ang naguguyo. Bago-bago pa lang, ako ay maraming beses na ano, na guyo ng mga mapagsamantalang breeder na sinasabing ang kanilang ibong binigay sa'yo o binenta sa'yo ay isang high mute na ganito ang ano, ganito ang mutation. Pero sa katotohanan, nung lumipas ang panahon na nasa yung ibon, nag-ibon na siya, ay wala naman palang ano, tinatawag na ganun klaseng mutation na binili mo o hinanap mo in the first place. So, tinatawag silang mga boy karga.
yung mga boy karga. Kaya kayo mga baguhan, mag-ingat po kayo sa mga ano, sa mga boy karga na yan. So mapapayo ko lang na bumili kayo dun sa mga aviary o sa mga reputable breeders na hindi tumitingin sa halaga, hindi tumitingin dun sa ano, sa pangalan nila na hindi masira. Kasi marami rito yung ano eh, pera-pera lang ang labanan. So makuha na ka lang ng pera, wala na silang pakialam sa'yo. Di kagaya ng ibang breeder dyan na ano, na hindi nila ano eh, iniisip yung halaga eh. Baka common na lang yun eh. Kumbaga tinitignan nila yung pangalan nila na hindi masira. So ito na nga, bumalik tayo sa topic natin ng higher level. Example, meron kang isang green opaline hen at green fisher. Ngayon, kapag ang isang anak nila ay, for example, ganito ang inilabas, green fishers. So, hindi siya visual na opaline. So, magiging ID mo na ngayon dito ay green fisher split opaline. Ba't tinawag na split? Or half? Kasi, ang ibon na ito, kalahati ng dugo niya ay opaline. At kalahati naman ng kanyang dugo ay non-opaline or normal fissure. Ngayon, ang tanong, sa ganitong mutation, for example, kagaya ng magulang na sinabi ko kanina, ay split. So ang split sa pag mutation ay opaline ay sakak lang kinikilala. So pag sinabing nung isang breeder ay ano yan, green fisher split opaline pero hen, hindi na matatawag na split yon. Normal hen na lang ang tawag dun. Kasi ang split ay kumakarga lamang sa kak. So ayan mga kaibon. So ayan, sa napakahalaga dapat yung malaman yung split na tinatawag. Yan naman sa split, speaking of split. Kung ikaw ay hindi ma-afford yung mga mamahaling ibon. So sinasuggest ko na ikaw ay mag-acquire ng mga split or mga possibles na ibon. Yan. Kasi yung mga ano, yung mga split 50% kasi nung kanyang dugo ay visual at 50% ay hindi. So maaring may ano, may so maari sa magiging ang mga anak niya ay maglalabas ito ng mga visual opalines. At maaari do sa ibang anak niya ay non-visual opalines. Yan. So ganyan. So ganyan lang ang tamang basic na pag-ID ng ibon. Kung pagdating, kung pag-uusapan ay mga high mutation. So meron tayong namang mga chart. Na sinusundan pagdating sa opaline. So iba naman dun sa pale fallow. So sa pale fallow, yung mga ibon na pula yung mata na jelly, na red eyes, na jelly red eyes yung mata. Iba naman yun. Yun, kung sa hen naman siya, na nag-hen yung isang ibon, pwede pa rin natin siya tawagin split. Hindi kagaya sa, ano, sa opaline, na kapag yung isang ibon ay nag-hen, yung magulang niya ay normal, tapos yung normal cock, tapos yung kalahati ng yung kanyang nanay ay visual na opaline hen. So pag siya ay nag-hen, ito for example ito, nag-hen, hindi na siya matatawag na split. Siya ay normal na lamang. So yan mga kaibonatics, ang basic na pag-ID ng ibon. So isa pa, kumuha pa tayo ng ibang example pa dito. Ito ay isang parblue.
Parblu. Bakit ko sinabing Parblu? Ito ay isang Parblu, DF Bio Parblu, Ewing. Paano makikilala ang Parblu? Sa kanyang tuka, kulay orange. Sa kanyang ano, sa kanyang loob, orange. Sa kanyang katawan, ay sa kanyang mukha, kulay yellow. Kulay yellow. To orange yung kanyang loob. Fisher siya kasi yung kanyang ano, bumbunan ay kulay itim. Eyeing din siya, alps 2. Kasi ano, yung kanyang paligid ng kanyang mata ay eyeing. Kaya siya Ewing kasi hindi siya ano, hindi siya yung normal na tinatawag na DF Violet Parblu. So Ewing siya kasi may mga markings siya na tinatawag. So yung mga markings niya ito. So meron siyang pa-V shape dito sa kanyang likuran. So bukod dun sa pa-V shape sa kanyang likuran, meron siyang tinatawag na barings. O yung mala, yung guhit na nandirito sa kanyang ano, balahibo hanggang dito sa kanyang sa hita niya, dito sa buntot niya hanggang likuran. So meron siyang tinatawag na barings. Yan, meron siyang barings, yung mala ano, malasako na guhit sa kanyang ano, sa kanyang balahibo. So bukod doon, pag tinawag mong Ewing, dapat yung kanyang base body ay yellow kung ito ay Parblu. Kung normal fisher naman siya na white beak, dapat kulay white yung mukha niya, yung hanggang dito sa dibdib niya hanggang ilalim, white. Tapos yung kanyang ano, yung kanyang back body o yung back ay ano, mayroong V shape na ano, na sa Parblu yellow. Yan, meron siyang yellow dito na V shape. Tapos meron siyang mga bearings na guhit-guhit dito. Tapos matatawag mong hen dahil sa yung Ewing pala, mabilis lang malaman kung hen. Dahil sa ano, sa yung kanyang tinatawag na ano, V shape ay umaabot hanggang dito sa ano, yung lining niya hanggang dito sa may pakpak. So maano yung kapa na tinatawag, yung kanyang ano, likuran ay maano, malawak ang sakop niya hanggang pakpak. So hindi kagaya sa kak, pag yung V shape ng kak ay ano lang sa likod, yung V shape niya sa likod ay maliit lang. Hindi kagaya sa pag hen naman, ano, sakop niya hanggang pakpak. So ayan, ito yung Parblu. DF Bio Parblu. Ewing Fisher. Ito. So kung titignan nyo to, itong ibon na to, basically, ano lang siya, parang green Fisher lang siya. Kasi green nga ang kulay niya. Eyeing din siya. At may itim din siya dito. At red beak. Yan. Pero ito ay isang green opaline hen. Paano ko sinabing green opaline hen? Kasi ang green opaline, meron siyang mga scallop. May scallop siya dito sa kanyang mga pakpak, dito sa dulo. Meron siyang mga scallop. Ayan. Ayan, mga scallop niya. Tapos sa buntot. Yung kanyang buntot, yan. Tapos wala siyang ramp. Ang opaline nga pala walang ramp. Yan, wala siyang ramp. So ito ay visual opaline hen. Ang ID niya. Ito siya, green yung baseline ng kanyang body at yung kanyang ano, supposed to be yung quality na green opaline ay kulay orange lahat ng ulo niya, walang itim. Hanggang dibdib, paikot dito sa batok niya. Paikot dito sa batok niya. Kulay orange. Yun yung mga quality, malinis.
So meron din Power Blue na Opaline. Kung Power Blue, yeah, siyempre kulay orange yung beak niya, yung kanyang tuka. At ano, kulay yellow naman ang kanyang ulo. Hanggang dibdib. So kung U-wing naman siya, so basically yung kanyang body base ay kulay yellow at yung mukha niya at ang kanyang ulo at batok ay kulay yellow. Buo yun. So malinis, walang kulay itim, quality yun. Tapos ano, parehas din dito sa ano, sa scallop. So sa scallop niya, yung mga Power Blue meron din. Mag-a-appear yung scallop niya. So sa U-wing, napakagandang tignan yung scallop niya. At yung V-shape sa likod ng ano nila, nung yung V-shape doon sa likod nila, napakagandang tignan. So na, naghihiwala yung V-shape niya, tsaka doon sa mga scallop niya, tsaka yung mga bearings niya pag sa U-wing naman. So ayan. So nakita niyo yung kaibahan sa normal green at sa ano, sa Opaline. So ito naman, Power Blue ulit. Isang fissure. Kasi itim dito niya. Yung mukha niya ay kulay yellow. At yung body niya yellow din. So medyo hindi siya quality na ano, U-wing kasi meron pang parang medyo may bahid. Pero supposed to be kung quality siya dapat kulay yellow lahat yan. So bakit tinawag na U-wing? Kasi yun nga, yung kanyang lower body. Body build niya ay kulay yellow. Tapos ang kanyang likuran. Merong victory for V-shape. So siya isang hen kasi halos sakop na nung V-shape niya yung kanyang pakpak dito. Yung lining ng pakpak niya. So Power Blue dahil orange at fissure U-wing. So yung iba, ang basa nila doon sa U-wing ay A-wing. Mali yun. Correct natin. Parang ano yan eh, Europe. E-U-R-O-P-E. Europe. Ito naman, U-wing. So ayan, nalaman ninyo yung basic na pag-ID. So marami pang ibang ibon. DF Violet Fisher. Ito siya. So mapapansin nyo, siya ay isang I-ring o ALBS 2. Ang ALBS 2 ay ano, meron siyang ring na nakapaligid sa mata niya. Na makapal na ring. Ito. So ito siya. Fissure siya dahil siya ay merong itim dito sa kanyang bumbunan at ang kanyang muka ay puti. Ayan siya. Fissure. Ngayon, ang kaiba niya sa ALBS 1, yung ALBS 1 walang ano, walang ring sa mata. Ngayon, may ALBS 1 naman na puti rin yung muka at wala nga lang itim dito. So, ang pinaka-lining nung bumbunan niya, kung ano yung kulay ng kanyang feathers at kulay ng kanyang body. Mga ganun. So, iba rin yung tawag sa ALBS 1, iba rin yung tawag sa mga ALBS 2 o yung African Lovebirds 2 o yung mga Iron Birds. So, iba yung pag-ID. So, sa ibang mga video natin, gagawa naman tayo ng pag-ID ng mga ALBS 1 o mga African Lovebirds 1 yung mga lovebirds na walang ring sa mata. So, unahin na natin yung pag-ID ng African Lovebirds 2. So, nandito na ngayon yung DF Bio Fisher. So, ito siya. Ito yung kulay niya. So, dahan-dahan ko lang na ano, iniikot kasi baka mamaya makawala. Kasi pag sure na kinagat ka ng ibon, for sure din na makakawala siya kasi mabibitawan mo siya. So dahan-dahan ko siyang nililipat. Ito, ito siya. So bakit DF Bio? Ano ba ibig sabihin ng DF? Dark Factor. So meron tayong SF at DF. Yung SF, single factor, kung saan mapapansin nyo dun sa, no, sa tip ng pakpak niya, may green. May mga green na maaninag. So tatawagin siyang single factor. Ito naman DF kasi sa pakpak niya wala kang maaninag na green. Ito siya DF. So yung ramp pala ng DF Bio,
ay kulay ano, mauve. Pag sinawag nating mauve, ito ay itim na makikita sa ramp niya. Ito yung ramp, dito makikita yung ramp. So mauve siya, kulay itim. Ayan. So kay ano, ang kulay ng ano, ng opaline na violet, ganito rin ang kulay niya. For example, DF violet opaline. Ang pagkakaiba lang nila nitong fissure, nitong DF bio fissure, yung opaline na violet ay may scallop yung ganito niya. Yung dito, meron siyang scallop. Tapos wala siyang ramp. Wala kang makikitang ramp dito. Tapos sa buntot, magkaibang magkaiba sila ng malaki sa buntot. So magpapakita tayo ng ano, picture ito ng ano, ng buntot ng opaline. So ano bang kaiba niya? So ayan. So ano, ang DF bio fissure, syempre, kung papansin niyo basically, ano niya, yung kanyang kulay talaga ay violet. So parang blue siya dito, pero ang tawag dito ay DF bio. Ito, violet. Violet ang kulay niya. So meron siyang lining dito. Nandito yung pinaka base color niya. Tapos yung likod niya, kung papansin niyo, ayan, violet. So sa iba ng mga ano, sa ibang color ng ibon, meron tayong mauve. Yung mauve na fissure natin ay ano, puti rin yung ganito niya, yung mukha niya, hanggang dibdib dito sa bib. Tapos black din yung ano niya, yung kanyang bumbunan. At yung ano niya naman, ang kanyang likuran ay kulay black. Ganun ang mauve. Mauve. Ayan. Mauve. Ano siya? Yun yung kulay black na mapapansin, makikita niyo sa mga African lovebirds. Meron naman tayong white, tinatawag white bulls. Yung mga white bulls, pure white lang sila. Yung black, yung mata niya ay color black. Black. Yun yung mga white bulls. So meron din tayong mga puti na pula yung mata. So meron tayong albino na tinatawag na pula mata. At meron din tayong pale fallow na tinatawag, pula rin yung mata. Pero magkaiba sila ng mutation. At meron din tayong bronze fallow na tinatawag. At dun fallow, yung pinakamahal na lovebird sa panahon ngayon. Yung dun fallow. Na kung saan, yung iba, mga ilan-ilan na mga aviary meron na. Pero ang pinagmulan nito, dito sa Philippines, ang unang meron nito ay si yung Badilla aviary, yung sikat na aviary dito sa Pilipinas. Pati na rin sa buong mundo. Sila lamang kasi yung may ano, naunang nagkaroon ng dun fallow. Sa Personata naman, so same din lang yung color nila. Ang pinagkaiba lang sa Personata tsaka sa Fisher, yung Personata black yung ano, yung pinakaulo niya, lahat. Nandito, black yan, nakapalibot. Tapos yung body, ano niya, yung color niya, puti. Puti dito, nakapalibot dito sa leeg niya, sa batok niya. So kulay black. Ang pinagkaiba lang sa dulo ng katawagan nila ay Personata o black mask o yung mga sunog ng ulo. May hundreds, may 75, may 50s na tinatawag. So pinakasikat dito yung tinatawag nilang Batangas line. So sa Batangas yan, mga ano, magaganda yung mga line dyan. Quality kumbaga. Yung mga lovers dyan. So sa Fisher, kapag ka ganito, malinis yung mukha. Malinis yung tagiliran, dito niya. Yung pagkakaitim niya, hindi kalat hanggang dito, hindi kalat dito. Quality yon. Pero kapag ka madungis na ng may nahabahiran na siya ng itim dito, ang tawag doon, hybrid na. Baga, pinagpares nila malamang yung ano, yung Personata o yung black yung ulo at yung fissure. So maling parisan po yun. Dapat ang tamang parisan ay fissure sa fissure tsaka black mask sa black mask. Yung it o yung itim ng ulo. Ayun, mga pastel. So ito malimit na tinatanong mga newbie. So sa mga pastel, sabog yung ano niya, yung kulay niya.
Lalo yung mga paid na tinatawag. Sabog-sabog. Hindi siya kagaya nito, solid color. So, pag nakakita kayo ng mga ganito, na buo yung kulay niya, ang tawag doon, solid color. Pero kapag ka mga, ano, mapush siya o sabog-sabog, mga paid-paid, ganyan. Ngayon, makakategory siya as dominant paid or clear paid, mga ganun. Kasi kaya tinawag na paid, yung nga, may samot o may halong mga puti or pastel, mga ganun. May ano yung mga pastel ay hindi siya solid color, parang mapusyaw lang siya. Meron din yung mga dilute na tinatawag. Ayan, iba-ibang kategorya, iba-ibang kulay na katawagan. Dilute. Yung mga, meron din yung mga misty na tinatawag. Yung mga misty, yung, kung titignan mo kung walang ilaw, ay ano, green lang siya. Pero kapag inilawan mo siya, nagiging kulay ano siya, kulay, kumikintab na parang glitters na ano, brown red, parang ganun yung kulay. Yung mga misty. So, yun lang ang mga tatandaan natin sa pag-ID ng ibon. Una, alamin mo muna yung kung anong kategorya may na ano siya, naaayon siya. O napapabilang siya. Kung sa eyeing ba? Ito sa mga eyeing. Kung sa fisher ba siya? O sa personata ba siya? So, kung alam mo na 'yon, pangalawa, yung kulay niya. So, alamin mo kung anong kulay niya. So, basic color, for example, to violet. So, ganun ang pag-ID. Ngayon, kung higher level naman ang pag-ID, tatanungin mo naman yung parents niya. Halimbawa, kung parents niya ay opaline, tapos yung half ng parents niya ay, yung isang parents niya ay normal lang, or possible lang. So, sa pamamagitan ng pag-ID nyo, yung parents niya, idadagdag mo yun dun sa ID ng kulay niya. Gaya ng halimbawa kanina, yung sa ano, green fisher, no? So, halimbawa, yung magulang ng green fisher ay yung nanay niya, hen opaline, tapos yung tatay niya ay green fisher lang na normal. So, ang mangyayari nun, ang ID niya kung kak siya ay green fisher split opaline. Split, half ng dugo niya, opaline siya. Half ay ano siya, normal. So, meron tayong chart dyan. Na sinusunod about sa opaline na ano, pairing. Kung ano ba ilalabas ng mga anak. Ano pa? Yung ito. Sa par blue, di ba? Sinabi natin kanina yung par blue. Ano rito? Orange. Ito white beak na to eh. Kasi ano to eh. Normal fisher. So yung par blue, orange beak naman. Tapos kulay yellow yung mukha niya. Tapos meron siyang black din dito. Fisher din siya. So, ganun din naman sa par blue. Pinagkaiba lang sa tuka, tsaka sa mukha, kulay yellow. Ngayon, sa mga ewing, gagaya ng kanina sinabi natin, yung mga ewing naman ay, ano, yung mga may bearings, may V-shape dito, sa likod, sa kapa, tapos, kung halimbawa ganito siya na ewing, kulay puti lahat dito, hanggang baba. Pero may bearings pa rin. May mga parang hibla ng sakop dito na nakapalibot sa kanya. So, ganun yung ewing. Yan. So, ito, matatawag natin itong solid color. So, kahit anong kulay pa yan, dun tayo mag-start na mag-ID sa kulay. So, basic color. Meron tayong ano, white, green, black, o yung mauve, blue, yung cobalt blue. Iba yung cobalt blue. Yung cobalt blue, ang pinaparang ano siya eh, blue talaga. Blue ang kulay niya. Yun. Iba rin yung ano, blue fisher. Yung blue fisher, kung titignan mo siya sa paningin, parang kulay green siya, sea green ang kulay niya. Ganun lang ang pag-ID ng ibon. So, ikakategory mo yung bawat kulay. So, alamin mo lang yung mga basic kulay o color. Tsaka mo siya i-incorporate kung ano yung magulang niya. Halimbawa, magulang niya. Gaya sa example natin kanina yung opaline hen at cross normal green fisher. Mga ganun. So, ididikit mo siya dun sa kulay niya. Ganun yung pag-ID. So, simple lang, di ba? So, kaya-kaya nating pag-aralan, matutunan. Pwede tayong, ano, kung halimbawa, diskumpiyado tayo.
Pwede tayo mag-research sa Google. Ayan, tinuturo ko na sa inyo. Para at least hindi tayo naluloko ng iba. Bakit kailangan nating matutunan to? Kasi para hindi tayo hindi tayo maluko ng mga talonges. Ng mga ibang nagbibreed dyan na nananamantala sa mga baguhan. So dapat meron tayong alam. Iba yung may alam eh. Kasi pag may alam ka, hindi ka basta-basta lulukohin ng mga talonges. Sa pa, huwag mo sasabihin na ikaw ay newbie, ganyan. Alam na ako, namimili ka. Newbie lang po. Yun ang mali na pamamaraan na ginagawa ng karamihang mga baguhan. O, ikaw ang lulukuhin talaga nung pagsasamantalang anong ibang mga nagbibig o nagbibenta sa online. Kasi newbie to. Take advantage na nila yung nila. Okay, hanggang dito na lang po ang ating video. At sa susunod pa nating video ay sana patuloy po kayong sumubaybay. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, inanyahan ko po kayo mag-subscribe na. At pakipindot na rin po yung bell notification para updated po kayo sa mga video nating i-upload. Okay, maraming salamat po.